Hi, it's me, Macoins. Oh, hi. Yun nga pala, yun. Yung anak ko, lagi akong niloloko kasi na. Hi, it's me, Macoins. So, hello mga kakoins ko. Magandang araw. So, yun. Thank you ng marami sa suporta and sa pag-subscribe. So, siguro po ang may susukli ko lang po doon is yung pagre-reply ko sa inyo and pagsasabi po ng mga tamang presyo ng coins na possible na maging ibenta nyo, mga ganun. So, thank you po ulit sa mga bagong subscriber po natin. So, kung gusto niyo po akong i-message at may gusto po kayo ipakita ang coin sa akin, pakitapos lang po yung video. So, ilalagay ko po dun kung yung Facebook page ko, Facebook page or yung Facebook po mismo. Nasa ganun, ma-message niyo po ako. So, yun. Kaya naman din po ako video. Or kaya ako nagbibideo dito sa YouTube. So, para siguro mas i-correct yung mga mali. Or mas malaman natin totoong presyo ng coin. So, tara. Samahan niyo ako, may tatalakayin tayong coin na masasabi ko na solid na solid. At mas masasabi ko mas mahal pa dun sa bold na ipinakita ko po sa inyo. So, yun lang mga boss. Tara, samahan niyo po ako. Ating alamin po kung anong coins yun. So, let's go! So, hello guys! Mapagpalang araw sa ating lahat sa lahat ng mga naka-subscribe sa akin. Salamat na sa maraming salamat po. So, kung may mga katanungan po tayo, may mga suggestion or may mga coin na gusto nyong itakal po natin, paki-comment lang po sa ating comment section at susubukan ko po na maisingit po 'yun na matakal po natin. Actually, medyo inaantok na rin po ako, galing pa po ako ng duty. So, 'yun. Mga boss, maraming salamat po ulit sa mga nag-subscribe po sa ating channel, Munting Channel. So, para sa atin po lahat yun, mga boss. So, sana palaguin po natin. And thank you po ulit talaga. So, in this video, italakayin natin yung 2012 na, ito po, 2012 na piso. So, yun. Ito po. Ito po yung 2012 na normal. So, makikita po natin medyo okay pa po siya. Ito po may mga luster effect pa po siya kasi bago po siya. So ganito, kahit medyo bago, tapos nakuha mo siya sa circulation or dun sa mga sinusukli, so matatawag pa rin po natin siya na fine condition or AU condition. Something like that. So yun po, ating itatampok yung 2012 na bold letter. So meron po akong video sa YouTube na yun nga po, itinampok ko yung 2013 na bold letter. So ano nga ba yung 2012 na bold letter? So ito po, yung 2012 na bold. So yan, medyo linawan natin siya. Zoom natin para mas okay, para mas klaro, mas kitang-kita. Yan. So, yan. Ito po. Yan. Mapapansin po kagad natin yung difference po ni bold letter at ni common. Yan. So, makikita nyo po dito sa may bandang kaliwa natin is ito po yung common coin. So, ito po si bold. So, yan o. Oh. Kitang-kita po natin kagad. Medyo angat po siya ng konti. Yan. Mga letra niya po, yan, kita niyo po yung rim. Ito po yung rim niya. Yung rim po kasi ng common, lagi po natin tatandaan yung common po kasi angat, labas na labas po yung rim. Yan, kita niyo po yung rim niya, labas. Mantalang tong bold, halos tago. At the same time, mas malaki yung mga letra ng
Republika ng Pilipinas. Ayan, nakita nyo naman, embossed siya. Ayan, parang palubog to yung comma natin. So ito, kita nyo kagad, ma-identify po kagad natin. So medyo lumalabo. Ayan, saglit lang ha, mga kakoins. So ayan, medyo ano natin ako. Ayan. So ayan, kita po kagad natin differences. Sa year, ito po, medyo, ayan, kita nyo po siya. Although halos magkapareho siya, pero makikita po natin yung parang, ito po, may parang bakod siya. Ayan, kita nyo dito, wala. Diba? So sa likod, doon natin mas makikita yung difference. Sa 2012 po kasi, halos lahat po is ganito. Ganito po yung kanyang likod. So ito po ay common. So ito pong rim niya, ito po yung rim, makikita niya po nakalabas po siya. So saglit lang ha, liwanagan ulit natin kasi medyo lumalabo-labo tong camera. Yan. So yan, kita niya po agad yung rim niya is nakalabas talaga siya. So para may bakod nga, kumbaga. Yan, no? Tapos maliliit po yung letra ng Bangko Sentral natin. At the same time, yung 1993 natin is mas maliit. So ito po yung common na 2012. Yan. So yung bold, ano nga ba yung bold? So ito yung bold natin. So yun, unang-una makikita po natin is yung 2012, medyo angat. So may konting ano pa nga po ito eh, no? Error kung tawagin nila. Pero yung mga ganitong error po kasi minimal lang or maliit lang, huwag nyo na masyadong busisiin. Pero kung magbabago yung itsura ni Rizal, like humaba yung baba niya or lumaki yung ilong niya, yan, maganda-gandang error yan. So yung likod po ni 2012 na bold is ganito po. So yan, kitang-kita niya po yung pinagkaiba po niya. So unang-una yung Bangko Sentral niya is malalaki yung letters. Kaya nga po tinawag na bold yung likod. Yan. So sa harap medyo walang masyadong ano, halos parehas lang po talaga siya. Ang mapapansin nyo parang medyo kakaiba is yung parang yung sinasabi ko nga po kanina, yung parang bakod dito. So yun. So dito, yan. Ito po yung pinaka cogwheel niya. Ano po ba yung cogwheel? So ito po yung cogwheel ng coin, yung parang gear na to. Yan. So yan, yung parang gear niya, teeth. Pinaka ngipin ng cogwheel is bukod sa malalaki, sagad na sagad halos. Yan. So, then yung 1993 niya halos kaparehas o kapantay na nung syempre nung ating mga letters. Yan. Malaki-laki po siya. So ito po, pag nakakita po tayo ng ganito, 2012, 2010, 20, yan, parang yun lang eh, 2012 and 2010. Yun yung may mga ganito na, pag nakakita kayo ng ganito, malalaki yung gear niya o yung cogwheel niya. So medyo kakaiba yun. So yan. Lagi po natin tatandaan na ikutin natin lagi ang barya. Dapat pantay si 2012 and 2013. So ganyan po ang tamang pagkilatis or paghawak ng barya. So kung gusto niyo na mas maprotektahan yung coin nyo, so mag-gloves po tayo. Magkano lang po itong gloves natin? Ito, nabili ko lang to sa palengke. 50 pesos. Pwede tawaran pa ng 40 kung kaya. So yun, ito nga po pala ito. Ito po yung common. Yan. So ito po yung bold. Yan. Kitang-kita po agad natin yung pagkakaiba po nila. So yan, linawan natin ng konti. Yan. Oops. Yan. Itimplahin lang natin maganda-ganda para yan, mas makita natin. So yan. Ito po. Oh. Kitang-kita po agad natin yung 1993 na is maliliit dun pa lang. Huli mo na kagad. Then yung yan, yung Bangko Sentral niya po, kitang-kita rin po natin. Sobrang liliit.
ng letra ng common. So yung bold is malalaki, makakapal at solid. So yun, dito kayo hindi maliligaw, sa likod ng barya. Yan, kita nyo naman po kagad. So yan, lapit natin ng konti. Yan, yan po yung pinagkaiba nila. And yung bold po kasi is non-frost po siya. So hindi po dapat makintab or wala po siyang kakintab-kintab na parang nag-icy or nag-yellow or kahit ano man pong tawag. Basta hindi po siya frost. Ayan. So sa mga susunod natin video, itatalakay natin frost na tinatawag. So hindi dapat ganito po siya. Normal po at hindi frost. So yun, tingnan po natin mabuti. Yan. Ito po ang bold letters. So yun nga po ang, siyempre dun tayo sa magkano nga ba si bold letters na 2012. Yan. Dati po kasi nung nag-uumpisa pa lang ako, so siguro masasabi ko itong bold letters, bukod sa mahirap siyang hanapin, is makahanap ka man, ang sasabihin sa'yo ng kolektor, hindi siya for sale bro, hanap ka na lang sa iba. So magkano ang price nito dati? Dati kasi masasabi ko na sa 1K. Ito, 1K to 800 ko bago makakuha. So pahirapan pa yun, medyo paduguan pa yun. So ano ba tong 2012 na to, para saan ba to? Ito po ay kinukuha or kinukulit ng mga taong nagbubuo ng series. So yung katulad ng pinakita ko doon sa mga list, yung kung mapapanood nyo yung video ko na 2005 na Oberstprof, yan, nandun po yung series. So yun po yung halos kabuuan ng mga nagsisirculate sa atin na 1 peso. So ito po yung 2012 natin. So yan, no? Ang ganda po niya. So ulitin ko, yung price nito dati nasa 1,000 to 800 ang isa, itong coin na to. Diba? Maganda, solid. So ngayon, siguro makakakuha ka ng mura nito, mura pa, nasa 500 to 700 ang isa. Yan. So dapat be wise din po pag bibili tayo ng coin. Unang-una, kung hindi natin kilala yung tao, syempre legit check natin. So ano ba yung legit check? Kung may mga kakilala po tayo na collector na medyo matagal na nagko-coins, so pwede natin siyang tanong, sir, kilala niyo po ba to? Kasi may transaction, may konting transaction po kami nito. Or i-video call po natin para mas maganda, para mas makita mo kung legit nga yung tao. Kung ayaw naman po magpa-video call, hingan niyo po ng proof or any ID na pwede niyang ipakita sa inyo na sa ganun medyo secure kayo. Na yun nga po, na hindi po kayo ma-scam. So ito po yung 2012 natin na bold letters. So magandang maganda po siya. Yan. So yan, ito po yung kinukompleto or kinukolect ng ating mga nagbubuo ng series. So ito po yung bold, ito po yung normal. Yan. Makikita naman po agad natin yung pagkakaiba po nila. Yan. So, yun nga po. Maraming salamat nga po pala ulit sa mga bago nating mga subscriber. So, yun. Natutuwa po ako at nagko-comment po kayo. Yung mga collector din po na nag-YouTube, shoutout po sa inyo. At yung mga nauna na nag-subscribe sa akin, sana po patuloy niyo pong suportahan yung aking channel or ating video. So, yun lang po. Maraming salamat mga ka-coins. And more power po sa atin. Hindi lang po para sa akin tong video na to or YouTube na to, para din po sa ating lahat. So, yun lang po. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayong lahat.
and God bless. Thank you po.